Konnichiwa! Isang malaking blessing sa family namin na sa pagsisimula nung summer, nakapagbakasyon kami sa Japan. You know, you realize it's kind of in it here in the Philippines. So why not go to Japan to have some coffee? Sa loob ng 10 araw, super nag-enjoy yung aming pamilya. Dami kong maraming bagay patungkol sa Japan na talagang hindi maiiwasang mapamahal ka. Ako unang-una na yung kultura. Although syempre may language barrier dahil hindi naman normal sa kanila na nag-i-English. Lalong-lalo na nagtatagalog. pero yung kultura nila, gaya ng disiplina sa kalye, parang never namin na-experience na o nakita na may nagitgitan sa kalye. Lalong-lalo nang walang kamote. Tapos, sobrang safe. Dito ko nakita yung talagang literal yung mga bata. Pumapasok o nagbabiyahe mag-isa kahit di kasama yung mga magulang nila. Kasi lahat sumusunod sa traffic signs. Lahat talaga may disiplina. Second na siguro yung kalinisan. Talagang napakasariwa ng hangin. Walang kalat sa kalsada. At hindi ko pa binabanggit yung maraming magagandang entertainment sa kanila. Siyempre, pamilyar naman tayo doon, no? Sa Disneyland, sa kung ano-ano pang museum at mga attractions, tourist spots na meron sila. Pagkain, ang sarap din. At feeling nga namin kahit kumain ka ng madami dito dahil maraming lakaran, madaling tunawin yung pagkain mo. Kaya palang papayat nila. Ang lalaki ng hita, pero mga payat kasi sobrang dami ng lakaran sa Japan. Siguro isang bagay na rin na talagang napakaganda sa kanila ay yung transportasyon. Alam mo yun, minsan napapaisip ako, darating kaya sa punto ng Pilipinas na magiging gaya nila tayo. Yung train system nila, napaka-efficient. So, well, kaya siguro understandably walang traffic sa kanila. Dahil parang hindi mo kailangan bumili ng kotse. Dahil nga dun sa kanilang sistema ng transportation. Hindi kagaya sa atin, di ba? Yung kotse nga dito, hindi na nga siya luxury. Necessity na siya. Kasi talagang kailangan mo magkakotse. Parang feeling ko kung nakatira ako sa Japan o nakatira kami sa Japan, hindi big deal kung may sasakyan kami o wala. Tapos yung ano, hindi ko naramdaman dun yung parang titignan ka ng tao, husgahan ka. Parang sa kanila, ewan ko ha, pero yung parang social class, parang hindi ko naramdaman na big deal sa kanila yun. Kesyo mayaman ka o mahirap, sasakay kayo pareho ng train, kakain kayo sa pare-parehong restaurant. Alam mo yun? Oy, speaking of restaurant, napakasarap ng pagkain sa Japan. Siguro dahil na rin sa malinis eh. Malaking bagay yung kalinisan sa pagkain, sa kaya siguro ganun ka-fresh yung mga pagkain nila. Hi, ang dami ko pa sanang gustong sabihin at ikwento tungkol sa Japan trip namin. Pero kulang ang oras, 4 minute lang tong video na to. Sana loobin ng Diyos na makabalik kami sa Japan. Kasi I feel like I left my heart in Japan. Nyaks! Guseran, arigato, gozaimashita. Till next time!